So yun mga kaagre, at tapos na natin siyang malinis. So ibig sabihin, abono na tayo. So may mga ganito din mga sitwasyon mga kaagre, oh. So ganito, dalawa, tatanggalin natin to. So ibig sabihin, abunuhan muna natin. Pagkatapos na nito, saka natin lilipat. Pagka okay na yung kanyang sitwasyon. Kasi lupay-pay pa siya. So ngayon mga kaagre, nagtataka kayo mga kaagre kung bakit talaga ako ang nag-abono. Kasi nga yung consistent ng pagbibigay ng abono ay nakasalalay po talaga doon. Importante po yun. Kasi nga maraming nagtatanong mga kaagre doon sa ating mga comment section sa mga previous videos natin. Marami nang tanong o sobrang dami na talaga ng tanong kung ano bang ginagamit natin na abono. So depende po yun sa sitwasyon. So sa akin lang, ang ginagamit ko ngayon ay 1846 at saka 21. Kasi 1 month old pa ito itong lakatan natin. 1 month old, ibig sabihin, may mga natural nutrients pa nang galing sa lupa. Kasi nga, basal to ng pagtatanim natin ng saging kasi dati itong rabiran. So, nagbasal ako ng 1620. And then, sa 1 month niya, ay nagbibigay ako ngayon ng 1846.00 at saka 21.00. Mix ko yun. So, ang pagbibigay ko ay pakunti-kunti lang. Hanggang palaki siya ng palaki, pataas din ng pataas. Kasi minsan mga kaagre, nagbibigay tayo ng abono, bigyan natin kaagad ng marami. So sa akin, hindi maganda yon sa aking karanasan. So dapat consistent po talaga. So kunti-kunti hanggang pa padami ng padami. Kasi makikita mo naman sa reaksyon ng tanim. Kung ikaw talaga yung hands-on ka talaga doon sa bagay na yun, kasi sensitive po yun yung pagbibigay natin ng abono. Kasi pag nagkamali po tayo doon or hindi maganda yung pagbigay natin ng abono, mahirapan po tayo ituwid or i-consistent yung hanggang magbunga siya. So ngayon mga kaagre, mag-aabono tayo, papitsi-pitsi lang ganito kadami. So ganito kadami sa kamay. So ibig sabihin, lagay natin. So importante mga kaagre, malinis po talaga yung area bago tayo magbigay ng abono. And then, siyempre, pag nagbigay tayo ng abono, after a few days, prevent natin sa mga posibleng mga punggos na darating. Kasi nga, talagang sisipa yung kanyang katawan at saka yung dahon. So, ispray ka agad tayo, prevention. Hindi, wala man tayong nakikitang mga insekto or mga punggos, dapat nakaprevent tayo. So, may mga chemicals naman na fungus protectant at saka yung mga cypermethrin na sa pang-uod. Kasi yung mga insekto kadalasan nag-umpisa sa uod yung mga anak ng mga kung ano-ano yung mga lumilipad yan. So ngayon mga kaagre, magbibigay tayo ng abono. Halika, samahan nyo ako. So ganun lang ako magbibigay ng abono. Consistent. Importante talaga yun. Napaka-importante. Mahal man yung abono, marami man niya ibigay mo, ganun pa rin po yung resulta. Kasi kung sobrang mong damihan na hindi pa naman niya masyadong kailangan, sayang po yung pagbibigay natin ng abono. And then, sinasanay po natin siya na kumakain ng marami. Kagaya po ng mga hayop, pag pinakain natin bata pa ng marami hanggang lumalaki yan, pag pakainin mo yan ng maliit, hindi na siya uubra or hindi na niya gusto yun. Gusto niya paraging marami. So, consistent ang kailangan natin sa mga pananim. Or kahit sa anumang pananim, prutas man yan, gulay man yan, importante consistent. Sa stage by stage kasi may mga nutrients yung mga kailangan, kagaya ng mga kung ano-ano pa na makikita din natin sa ibang chemicals, kagaya ng mga foliar. So kailangan din natin sila applyan kasi ito NPK lang to. So ibig sabihin nitrogen, phosphorus at saka potassium, consistent ang ibigay natin doon. So alalay na lang yung mga foliar na yun, mga growth hormone na yun, alalay yun siya. So tara. So yun nga pala mga kaagre, marami tayong ding comment na nagbibinta ba tayo ng binhi. So ngayon mga kaagre, kasi nag-uumpisa pa tayo dito sa Mindanao, hindi pa talaga tayo nagbibinta ng binhi. Bumibili pa nga tayo ng binhi kasi nga doon sa macro natin, limited yung subwal na nakukuha natin. So soon mga kaagre, at gawa natin ang paraan yan, pagkagawa na tayo ng mother plant. Isa din to sa purpose, magiging mother plant para gawin nating macro. Soon, I hope soon makapagbigay tayo sa inyo. So itong ginagawa ko mga kaagre ay lagi kong sinasabi, sinishare ko sa inyo. So hindi naman tayo eksperto, so may mga paraan kasi tayong ginagawa na yun talaga ang nagiging effective para sa atin. So matagal na karanasan, paulit-ulit, dinevelop ng dinevelop. So kaya yung mga ginagawa natin ay almost success lahat. So sa mga nagtatanong kung paano gawin yung binhi, marami tayong video dyan sa ating YouTube channel kung paano tayo gumawa ng binhi ng lakatan or kahit anong binhi ng saging. So same process.
So ayun mga kagre, at mag-aabono tayo. At maraming maraming salamat ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. So ito na po ngayon yung ating development sa ating lakatan. So konti-unti at update ko to. So tara, tapusin natin to. Kasi maganda yung panahon at tamang-tama sa pag-apply ng abono. Tara! Ayun mga kagre, at maraming salamat ulit sa inyo, at tatapusin lang namin to. So ayun, tuloy lang tayo mga farmers. So maraming idea na kakalat lang dyan. Tayo na lang po ang mangulikta. Maraming salamat po, at magandang araw muli. Mabuhay tayo mga farmers.